Bilang tulay ng pagpapala, nakakatuwang malaman na ang mga taong naabutan natin ng tulong ay tinutulungan din ang kanilang mga sarili at napapaunlad ang kanilang mga buhay. Ari, ang mga padala ni Ma'am... Naduay, tagsing kwinta ang puno katanglad. Ah, tagsing kwinta subong ang puno sa kuha sa ima? Ilang taon ang nakararaan nang tupukin ng apoy ang bahay ni Tatay Danilo sa Malinaw, Aklan. Nang nasa radyo pa si nakapobreng Archie ay naibalita nila ito. At sa pamamagitan nito ay nabigyan si Tatay ng tulong mula sa mga supporters upang sila ay makabangon at muling makapag-umpisa sa buhay. Makal na rin ang takore, kaldero, may mga plato. So doon sa naunang mga tulong, ito na yung... Iba naman sir, binakal ko ng 200 na lublak. Iba naman, bigamit namin pang gorgastos dyan. Naging tulay din ito upang mabuo ang kanilang pamilya. Napanood niyo si Tatay, yun ba isa sa pumukaw sa inyo na magbalik kayo dalawa? Ano message mo sa asawa mo? Hindi na siya maniwala sa mga sinasabi-sabi ng mga tao. Kasi yun din ang dahilan pag nag-away kami. Gusto ko magbago din siya. Masayan ako si Ray. Parang nakikita ko yung una. Parang babalik din sa dati si Ray, yung dating pagsama namin. Kahit kami mahirap si Ray, pag magkasama kami, masaya. Matapos ang ilang taon, muli naming binalikan at kinamusta si Tatay Danilo. Ang bahay nilang sinira ng apoy ay kanila nang naipagawa. Yung ginamit ko nito, yung mga itinulong nyo. Ah, dito? Oh. Yung bahay nila dati, sobrang liit. Ito ngayon, maayos na. At ang mga tulong na kanilang natanggap ay kanilang napayabong. Tapos nasanglan din ako ng lupa na ito, kinuha ko. Ah, sinanla ito sa inyo? May tanker na sa baba dyan, libangan. Anong mga, ano mo? Yung mga hito. Sandaang piraso lang yun. Gayunpaman, lumipas man ang ilang taon, ay hindi pa rin nakakalimot at labis-labis pa rin ang pasasalamat ni Tatay Danilo sa mga tumulong sa kanilang muling pagbangon sa buhay. Salamat po sa inyo. Pinapaabot ko pa ang pagpasalamat sa inyo. Hindi ko manakalimutan yung... tinulong niya sa akin eh. Kapasalamat nga rin ako. Okay, sige mga kapobs, salamat sa tagapayong. Mahal bayan. May bibisitahin kami dito sa bundok. Saan ba yung bahay ni Kuya Danilo? Ay, palisod na ako. Dapat mo sa lakas. Oo nga. Mahirap. Hindi pwede dito yung sasakyan. Oo nga. Dito naman namin. Tikan kita. Oo. Ginahugasan nyo. Si Renzo Manawa at Bugogo. Maganda yung gupit ko talaga. Brad, pakita mo yung gupit ko. Oo, oh, para siya si Bokno. O si Niknok. Sino? Niknok. Niknok. Sabi ko, doon kasi dati ako nagpapagupit sa isang barbershop. 270 or 250 pesos ang binabayaran ko. Sabi ko, ang mahal tapos tutubo lang naman yung buhok. Sige nga, dito naman ako maghanap. 60 pesos lang ang singil sa akin, mga kapobs. 60 pesos lang. Saan daw yung bahay? Sigurado ka, Delma. Dito tayo, dito. Dito na bahay. Tao po! Balay! Tao po! Siniknok po ito! Dito kaya kay Tay Danilo nga bahay? Ay! Tay Danilo, ikaw nga! Ayan mga kapobs, dito na tayo sa kay Tatay Danilo. Ito po yung... dati na nung nasa radio station kami ni Kuya Arnel, siya po ang natulungan namin noon. Matagal na yun tayo. No? Kumusta na kayo tayo? Naglipat kayo ng... bago na itong bahay mo? Oo, bago na ito eh.
Opo, matagal-tagal na ang mga panahon, ano? Si tatay, nung naibalita namin siya, wala pa yung asawa niya, naghiwalay sila that time. Nung naibalita namin, nagkabalikan kayo, no, ng asawa mo, no? Oo. And hanggang ngayon, kasama mong asawa mo? Ito sa Kalibo siya, doon sa parang tiyaan niya na eh. Nagtrabaho? Oo. Uwian ba siya? Lingguhan siya umuwi. Lingguhan? Linggo. Oh, nakakatuwa naman tayo dahil talagang nag-ayos kayo dalawa, no? Oh. Dahil sa mga unga na lang doon? Ah, dahil sa... Dahil sa mga anak na lang? Ilan alak ka ninyo? Pito. O, pito. Kumusta na ang mga anak mo? Malalaki na yun. Malalaki na rin eh. Sa Maynila, yung panganay mo ba? Yung panganay sa Maynila. Yung pangalawa nasa Korea. Uy! Katanaw din sa wakas. Oh, nasa Korea na. Anong trabaho doon? Nasa pabrika daw. Hindi ko alam kung anong pabrika. Nagpapadala naman sa inyo? Oh, sige man. Oh, see. Ang pero yung ng... ito, oh. Yung ginamit ko nito, yung mga itinulong nyo. Ah, dito? Oo. Ay, grabe, ano? Tapos nasang landi ako ng lupa na ito. Oo. Kinuha ko. Ah, sinanla ito sa inyo? Grabe, no? Ang nakakatuwa talaga na sa loob ng 5 years, malaki ang pagbabago sa buhay ninyo. At the same time, yung pagsasama talaga ninyo ni Mrs. mo eh. Na... Nung linggo nga mo eh, kaya lang din man siya pwedeng magtagal din ay halagaan talaga si Ate Minda eh. Ah, po. Kaya doon siya? Dalawa man lang na doon sa Kalibo. Hey, so ngayon, ang nagsusupport na sa'yo yung anak ninyo sa Korea? Oo, yun. Tapos dito, anong ginagawa-gawa mo dito, ito? So, magtanim, maglinis-linis dyan. Mm-hmm. May tangke na sa baba dyan, libangan. Tangke, anong mga, ano mo? Yung mga hito. Hito. Marami kang hito ngayon. 100 piraso lang yun. Maliit man lang na ano. Oh, nandyan ba dahil malayo dito? Dyan lang sa may ambuong na yan. Oh. Ah, ayan. Ganto pala dito yung pwesto mo tayo. Yung dati mong bahay, saan yon yung nasunog? Doon pa yun, oh. Layo pa to. Ah, yun. Kaya dito kami tinuro. Nakakalungkot nga dati yung sila ay down sila. Di, pinadalhan namin ng mga groceries sa mga tulong din ng mga kababayan natin. Daan lang din naman ako eh. Ninakawan pa kayo noon, no? Yung mga grocery na dinala nyo nung una tapos yung dinala ng bulig mga kako ng mga taga Boracay. Ay naligo kami, sir, sa Aklang, kami mag-ama. Pag-abot namon, sir. Ay nung tiningnan ko, sir, yung kahon ay ano na lang nandoon, yung noodles na lang tapos yung sabon. Marami ang ninakaw sa inyo? Marami po ay, sabi nga nung nagdala, wag na sabi sa tatay pa ako, ito na ang mabugat, ay mga sir na karton, dilata sir yung ilalim. Oo. So lahat ng dilata ninakaw? Oo, dalawa yung mga dilata na yun. Oo, ninakaw pa talaga? Dalawang kahon to eh. Pagdating namin, nandoon pa ang kahon, ang lata, wala na. Sinira pa yung pinto doon sa kubo-kubo. Ay, grabe noon ang panahon, no? Nakakagulat nga noong time na yun eh. Pero at least ngayon na alaman natin na okay na kayo. Okay na eh. Okay. Ayos naman eh. Wala namang problema na eh. Oo. Yun. At saka nakatuwa ang anak mo nasa Korea na. Ang isa sa Maynila. Ano sa Maynila eh? 5? 5 sa Maynila? Yung bunso lang nandiyan eh. Oo. Nag-aaral? Oo, nag-aaral pa. Sinusuportahan ng mga kapatid? Saan nag-aaral po? Diyan lang sa ano sa... Ini sa Rosario. Lalaki? Hmm. Siya ang kasakasama mo? Oh, yun pala. Ano po ang masasabi ninyo nung time na talagang isa kayo sa... Ito talaga, isa sa success story siguro ng programa? Napakalungkot talaga noon. Opo, no? Nasunugan pa ako, pero ngayon okay na, medyo Ka-recover? Ka-recover naman. Opo. Eh, nung pagkasunog ng bahay mo, after ng mga ilang araw noon, naibalita, nagkabalikan kayo ni Mrs. mo eh, di ba? Oh. Magandang balita ngayon, nagkabalikan na kayo ni Mrs. mo. Opo eh, meron lang sir na hindi nagkaintindihan. Parang naiyak ka tayo. Oo nga eh, siyempre buo na naman sir ng pamilya. Oo. Mag-umpisa naman sa uno. Yun man siguro yung magandang nangyari. Happy naman na kayo.
Okay naman, wala nang problema. Oh. Talagang malaking bagay rin talaga nagkabalikan kayo ni Mrs. mo. Oo. Hmm. Yung dati wala kang ano eh. Wala ka talagang... Kala ko wala na talagang pag-asa eh. Meron pa rin pala. Oh, meron pala no? May pagbabago. Sabi ko, kumusta na kaya si Tatay Danilo? Kasi nag-check ako ng mga old videos. Then pumap up yung video ninyo. Sabi ko, ito si Tatay Danilo na tulungan namin nung panahon na sa Energy FM pa nga kami. Kapasalamat din tayo sa Energy FM kasi nga nung panahon na nandoon ako bilang kanilang social media manager and of course that time ako ang program director, ay talagang ako lang naman yung isa sa talagang sa serbisyo publiko na mga malayong mga bundok pinupuntahan. Sabi ko nga dapat ang pagbabalita hindi lang nag-e-end doon sa pagbabalita talaga. Dapat ang balita may kasamang serbisyo publiko. Kasi minsan nakakalungkot kapag ka pinuntahan mo yung nasunugan, ibabalita mo, then i-interviewin mo, then tapos na ang trabaho ng reporter. Ganyan yung trabaho talaga ng pagbabalita. But sa akin, nung time na naging program director tayo ng Energy FM, ang ginawa ko ay pag na-interview at kailangan ng tulong, ginagawa ng paraan, no? Sa pamagitan din ng mga tulong ninyo, ng mga kababayan, naging daan po tayo. Yun ang magandang programa noong time na yun. And happy talaga ako na maganda ang naging resulta po, ano? Nagkaroon ng nagbalik ang asawa. At the same time, mga anak, successful. Anong mensahe mo sa mga anak mo kung mapanood ka nila? Ay, mga anak ko, ay huwag nyo lang pababayaan ay matanda na si papa mo. Bahala na kayo. Happy ka sa mga anak. Dalawang linggo pa lang ako bago makauwi naman. Nasa Negros ako nung mga 10 taon siguro. Nag-ano ka doon? Nagtapas kami ng tubo. Nagpasok ka rin sa pagtatapas ng tubo? Oo. Dahil nung time siguro na yun, hindi pa nakaalis yung anak mo pa Korea? Nakaalis na rin. Bakit nagtapas ka pa ng tubo doon? Ay, maganda rin ay parang exercise din yun eh. Opo, yun nga po. Yun lang ang iyong paglakad doon. Parang sanay ka kasi sa trabaho tayo, no? Oo, ayaw ko maghinto ng ano. Trabaho? Madali tayo malumpo niyan. Nakakatuwa naman. Talagang masipag po kayo. Ay, ngayon, yung pinagkaisa ng mga anak, diyan ka na lang, Papa. Ikaw yung tao diyan, bahala ka diyan. Ay, ikaw dito? Oo, hindi na pinapalis nila. At tinawagan niya ako nung amo sa Negros. Oo. Marami daw trabaho doon. Ayaw ng mga anak ko na payagan eh. Oh, suportado ka naman nila eh. Tatay Danilo, ako po ay natutuwa sa aming pagbisita sa inyo. Salamat naman. Opo. Hindi ko man nakalimutan yung mga tinulong sa akin eh. Opo. Kapasalamat nga rin ako eh. Opo. Salamat tayo doon sa mga tumulong at kami ay kabahagi lamang, daan lamang kami, tulay lamang kami. Ayun oh, yung lalaki na yon, yung doon. Kita mo yan? Kilala, natatandaan mo yung itsura niyan? Si Kuya Arnel po yan. Ayan, o. Dalawa kami. Yan po, si Kuya Arnel. Sampo na kami. Sampo na kami. Anong may tulong namin sa'yo? Okay naman ikaw? Okay naman. Sige. Ayan po, mga kapobs. Happy tayo na dahil ito, suportado na si tatay ng kanyang mga anak. At ang kanyang asawa ay nagtatrabaho din. At limang anak niya nasa Maynila, ang isa sa Korea. So sobrang happy tayo na okay na sila tatay. At itong munti kubo nila, pinalago talaga nila yung mga tulong ng mga kababayan noong mga panahon ng 2018. And siguro ang mga ginagawa dito ni tatay, libangan na lang na. Oh, libangan na lang. Kain tulog. Kain tulog. Libot-libot dyan sa kampo. May fishpan ka dyan pala. Oo. Oh.
Tapos may nakasangla pa sa kanilang lupa. Oh, magkano ang sangla sa iyo? Nandoon. Magkano sangla sa iyo niya, tay? 11,000 nga lang yan. Ah, hanggang doon? Oo, itong, doon pa may kalsada pa doon, hanggang kalsada abot pa. Abot doon? Oo. Ilang ektarya yan? Bakuli ko masukat yung ektarya eh. Lapad ito eh. Lapad? Ay, pinaproduktuhan niyo po? Oo, yung mga kawayan, mga kahoy. Oo, yun. May mga tanim ka pang pinya dyan, nakita ko eh. Hinug na yan eh. Ah. Isang araw ha, may kinuha nung nanguha dyan ang salingsing, sabi ko ni mo. Yun, hinug na yun, oh. Binibenta mo? Hindi. Ah, pagkain-kain lang ninyo. Hmm. Ah, dito. Yung hinug na yun, isa na yung malaki, oh. Ganda ng style ng mga pinya mo, pinuputos mo. Ano yan? Oh. Ay, pag naghawan, mo? Dapat ay talian mo, ay madali kang maano sa mata. Ay, ganyan pala. Doon yung pispan mo? Oo, diyan sa, diyan malang. Malayo? Diyan, no? Dalan-dalan na yan. Eh, ito? Oo. Nakatuwa man si tatay, ano po, mga kapobs. One of the success stories na talagang dapat tularan na kapag tinulungan, tinutulungan talaga nila ang sarili nila. Sobrang kawawa ito nung panahon na na-discover namin noong una. Kasi nga, wala yung asawa. Tapos nung huli, ayan, huwag kayo tumingin sa gupit ko. Parang 45 days na manok daw yung gupit ko, pambihirang patis. Tinutor tayo ni Kuya Danilo sa kanyang mga properties. Sa lahat ng natulungan, ikaw talaga yung the best, tay. Ayan, ganda pala dito. Pag nag-relax-relax ka dito, tay. Oh, ito, ito. Dini. Kaya, pigganoan ko na kanina ng kubo, parang... Kung magsabod ako ng isda dito sa ibabaw ng kubo-kubo. Yan, libangan. Wow! Ang ganda ng libangan mo dito. May pa, yung palayan na yan, kasama ba yan? Hindi. Kasama pa yan? Ah, pati palayan po? Oo. Ay, ang ganda naman ng napundar ninyo. 250 laman yung similya, tilapia na yan. Opo. Sabi ko payag-payagan, parang dito mag... Panginangin ko. Oo, lalagyan mo ng kubo-kubo. Saan mo lalagay? Ito, mga haligyo. Ah, ito na yung haligyo. Ito na, payag-payag malang. Ay, opo, ganyan, no? Ganda, no? Ah, nakaka-harvest din kayo ng palay dyan. Hmm. Mga ilan ang binhi mo dyan? Sansa ko malang binhi dyan, pag ganun dun. Hindi ka nagtanim niya yung palay? Oo. Ba, walang tubig pa? Walang tubig, no? Hintayin pa muna magtag-ulan. Hmm. Sus, grabe, wala na akong masabi. Napad nitong ano to, aywan ko ilang tari ito. Hanggang kalsada, kalsada man doon, ganun. Oo, 11,000 lang yung sangla sa'yo. Mm. Mm, ang galing ano. Bahala ka na sabi doon sa bundok. Oo, sa barangay kayo nag-anohan. Mm. Nagkapirmahan. Ay kung matubos ko, no, mm-hmm. Ako mag-iapon magbantay din. Ah, ikaw yung gagawin nilang tenant? Kasi yung anak niya, manino nung bundok ko eh. Kumpare mo rin. Oo. Kasi bundok na nga ito, mga kapubs. Kaya dito sa Aklan, pagka mga sanglaan, medyo mura. Oo, mura. Ay, nasangla nga ito kay 5,000. Oo. Ay, pinatubo sa akin, nagpadagdag. Ay, naging 11,000. 11,000, oo. Naprenda ito kay 5,000, inabutan ko nung kay sobrang 20. Opo. 20 years. Oo. Ah, 20 years sa kanila. Oo, 5,000 sangla. Mm-hmm. Tatay, isa kang inspirasyon sa lahat ng mga natulungan ng pobreng vlogger. Ano po ang pinakang sikreto mo? Ano ang pinakang pinanghugutan mo ng lakas na naging maayos ba ang buhay mo? Kahit pa paano, kumpara sa dati na talagang doon ka sa part na dito ka eh. No? Anong ano mo? Ano po ang... Naisip mo noon na eto na, may pagkakataon, mabago na yung buhay ko. Anong ano mo? Naisip ko talagang gusto ka nang umalis dati dito noon. Mm-hmm. Kaya lang, nung dahil sa mga bata, tiniis ko. Uh-huh. Yun. Tawa ng Diyos ay nakaraos din. Mm-hmm. Karoon din ng kunting magandang... Pagkakataon, no? Pagkakataon. Mm-mm. Yung mga anak mo na pito, dito talaga lumaki yun? Yung dalawa, nasa probinsya, sa Bicol. Mm-hmm. Bicol ako eh. Bicol ka? Saan ka? Sa Bicol ba? Sa
Ligaspi, sa Albay. Ah, sa Ligaspi, sa Albay pala. Paano ka nga ulit tayo napunta dito sa Aklat? Ay, umuwi ka to sila miss dito, ay patay yung tatay niya. Mm-hmm. Ay, sumama sabi, ka? Hindi pa nga ako sumama. Sabi niya, ay, pumunta ka din eh, subukan natin din eh kung kaya mo dito maghanap buhay. Sabi ko, kahit saan kaya ko. Kaya lang, dipindi ka ako sa ano. Ayun, medyo maganda rin nung una. Nagtagal kami din eh. Ilang taon yung pagsasama nyo noon bago nagkahiwalay kayo ng misis mo ulit? Mga 15 years yata eh. 15 years, no? Oo. Tapos dumating nung 2018 na nasunugan, doon kayo nagkabalikan. Ayun. Na naibalita nga namin, mga kapobs, nung time na yon. Then napanood ng misis nyo sa Maynila, nagkabalikan sila. Hanggang ngayon, okay sila. Kaya pasalamat din ako sa mga bata na... Nagsikap talaga mga anak mo, no? Sikap din sila. Saka sabi sa akin siya, Papa, pag hindi na umuwi si Mama dyan, bahala na siya mag-isa. Oo, nung time na yon. Oo, kinausap nila. Yun. Nag-okay? Oo, umuwi siya. Yun, nag-umpisa naman sa dating pagsama eh. Ayun. Yung anak mo na nakasama mo nung unang bisita namin, parang maliit pa yon yung bunso mo. Ano na nga eh. Binata na. Binata na, ilang taon na ngayon? 16? 16 years old na? Oo. Ah, tama. Oo. Nagkatulong rin sa iyo ang anak mo dito. Ayun, pagkutkot yan, tulong kami. Oo. Masipag yung anak mo pala, no? Talagang maswerte rin talaga sila na ay, mayroon sila kaya, ama nakatulong. Pagkain kanina ng umaga. Oo, siya din niya nagpakain. Oo. Mahal rin kaya, Neil, no? Yung per kilo ng ano? Anong, ano yan? Pantat? Ano sa Tagalog yan? Tilapia. Hito? Tilapia, tapos... Tilapia yung ano ni... Ah, tilapia pala yan? May ano na yan, may yung African, maliit pa. African hito? Oo, magganito yung iba ngayon. 180 yung kilo ng African. 180 ah, ngayon 180. Yung ano dyan, mano, 180 man dyan. Maliit pa eh. Malalaki na yan, tay? Yung African, ano pa lang, ilang araw pa lang yan eh. Hindi ba pa kakainin niya yung tilapia? Hindi. Pag lumaki yan. At kaya inuuna ninyo yung tilapia paglagay? Oo. Para hindi kainin ng... Malaki ng tilapia ang iba dyan. Hindi na makain nyo yan. I see. Ganon pala ay, po. Ay kung sabayin mo... Ah, taubos ang tilapia. Basta sobra 200, mga 230 siguro yung similya ng tilapia dyan. Binili ninyo? Hindi maya na ubusan ng tubig kahit anong init. Ah, dito? Galing sa bundok siguro ito sa yan? Sa bundok. Kaninong bahay man ito? Kay Unsong. Anong trabaho dyan? Yeah. Nagapawod man siya. May asawa? Wala man asawa eh. Ay, kawawa rin talaga ang buhay niyan pala. Oo. Puntahan natin tayo.